Ayan, ang video natin today ay tungkol doon sa ano, sa G-Save. Di ba nung nakaraan nag-vlog ako, naka-experience ako ng hindi maganda doon sa Uno Bank. So ngayon, di ba, ni-withdraw ko na lahat yun. May napanood ako na number one pala ang CIMB. Kaya bumalik uli ako doon. Yung isa kong account na hindi ko na ginagamit na. Hindi ko siya nilalagyan ng laman kasi nga may nagbabawas. Hindi ko makita kung anong subscriber na nag-subscribe ako. Hindi ko siya makita sa Play Store kung ano yung nagkakaltas. Kaya ang the best way na ginawa ko ay gumawa ko ng ibang account. Kasi lahat ng ano natin, transaction natin, puro GCash. Kaya yung isa kong account, hindi ko na siya ginagamit. Open na yung G-credit ko doon, open na rin doon yung G-loan ko, G-save, lahat. Kasi nga, puro transaction. Ang ginagawa ko na lang, niloloadan ko na lang siya doon, tapos si-savings na uli ako sa CIMB. Maganda pala ang CIMB kasi may napanood ako. Panoorin nyo, number one daw siya. Kaya magtitiwala ako sa CIMB dahil hindi naman ako naka-experience ng hindi maganda sa kanya. Pag nag-withdraw ko at kailangan ko ng pera, katulad niya halimbawa nawalan ako ng gasol, automatic ang bilis na matatanggap ko kaagad. Tapos binabalik ko uli. Kasi nga, nagtitinda ako. Bali, para makita ko yung kinikita ko araw-araw sa online food delivery ko. Pagdating ng yung unang-unang customer ko, kahit magkano yun. Halimbawa, may unang customer ako, naka-avail siya ng 150 o kaya 180, ganun. Yun ang una kong pinapasok sa G-Save ko para alam ko na meron akong naitatabi sa paghihirap ko sa pagtitinda. Yun nga, di ba, nakaipon nga ako dun sa Uno Bank ng 2,300. Araw-araw ako nabuhulog nun. Tapos nagkaroon ng problema. Nawalan ako ng tiwala. Kaya natakot ako. Kaya ni-withdraw ko na lahat. Ngayon, balik uli ako sa CIMB. Yun lang ang ating video for today. Nagtitiwala ako sa CIMB Online Banking. Yun lang. Thank you sa panonood nyo.